Paano mo natiis, ate, yung ganitong buhay? Hanggat buhay ako, titiisin ko. Hello mga idol. Saan mang sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Isa na namang kwento ng buhay ang inilapit sa akin ng isang concerned citizen na nandito sa Barangay Lumbukan, Butuan City, para makilala at makausap ang lubos na naghihirap sa buhay. Ating matunghayan sa mga oras na ito kung ano ang kanyang kalagayan at kung ano ang tanging ikinabubuhay ng kanyang pamilya. Sa ganitong paraan, dito tayo nakakatulong upang makarating sa mga may gininto ang puso ang sitwasyon ng bawat nahihirapan. We can share the love, hope, and blessings doon sa mga mas nahihirapan. Kailangan nila tayo upang maipaabot sa buong mundo na dapat silang tulungan at magkaroon ng konting kaginawahan sa buhay at may pagsigawan sa buong mundo na hindi sila pinabayaan at maging isang tugon sa kanilang panalangin sa Diyos ng may kapal. Kaya narito tayo bilang instrumento ng ating pinakamamahal na Panginoon, bilang tanging adhikain ay ang makatulong sa kapwa, ang maiparinig sa buong sambayanan ng mga Pilipino na may gininto ang puso na nais magpaabot ng kanilang tulong doon sa mas nahihirapan sa buhay upang mapangiti ang bawat isa na sa ganitong paraan dito tayo nakakatulong. At kung bago ka man sa aking channel, paki-like, share, and subscribe na lang para sa ganitong paraan sama-sama tayo sa pagtulong sa kapwa at pagtugon sa kanilang mga pangangailangan sa buhay na lubos na hihirapan na kailangan natin silang ibangon upang lumaban at magtamo ng kaginawahan. Wow, kay ko tigan ni hapag ko wow te. Salamat kayo. Uhawit kayo ko, diba? Dani hapagit ko giuhaw. Mineral mana? Oh? Mineral. Dani hapagit ko giuhaw, ti. Imo ni balay, ti? Oo, buba. Oh? Buba na.
Sila may mo anak ti? Isa ba? Mo ni siya? Tumuon ni imong balay? Asa man imong bana? Kuan ba ya? Nagtrabaho? Oo, nagtrabaho imong bana. Asa man nagtrabaho imong bana? Kailangan. Eh, pwede pa mangayot ti? Oo, oh, mangod kaigod. Pwede pa kumangayot tubig isa pa? Salamat kay ti ha. Ginoon na mo ba os ni Muti? Diyon sa pangalan ni Muti? Bernice. Yan o. Wow. Hey, pwede ko magkikistorya ni Muti? Sadali. Hindi naman. Kanang... Ano saan mo nilig patukod ng imong balay? Wala. Ambo, di ganun sa ato, tutaw saan. Unsa pangalan ni mo, te? Beverly Yano. Beverly Yano. Yano. Naka-video, tate. Vince Kabatingan. Charity vlogger. Ha? Bali, naka-video ta. Okay lang ba sa imuha nga kani nga video akong i-upload sa ako ang channel kay aron naay mga makakita sa imong sitwasyon kay aron just in case nga naay mga may mga gininto ang puso na tutulong sa iyo. Makaintindi ka ba ng Tagalog, te? Sige, magtagalog. Sikapin lang natin magsalita ng Tagalog, te, para maintindihan ng mga tagapanood. Kasi yung mga Bisaya nakakaintindi sila ng Tagalog, pero yung Tagalog hindi nakakaintindi ng Bisaya. So ang gagawin natin po, gamitin natin yung salitang Tagalog. Ha? Tanong ko po, ate, ilang taon na kayo dito nakatira? 2022. So simula nung 2022 ganito na yung bahay mo? Hindi na. Lumindol kasi eh. Lumindol na kuwan ang ko. Nung paglindol nitong nakaraang naglindol. Ito yung nangyari. Ito yung nangyari. Wala pang lindol, ganito na ang bahay namin. Yung lindol, yan ang nangyari. Ano nga yung pangalan mo ulit? Beverly yan, no? Beverly. Oh, mga idol, ito si Beverly. Si Ate Beverly. Tingnan niyo po, mga idol, yung bahay nila. Nakikita ko sa itsura ni Ate at ng kanyang anak ang labis na pagtataka na habang kinakausap ko ito ay may kamerang nakatutok sa kanila. Hindi nila alam kung ano ang pakay ko. Humingi lang naman ako ng tubig na mainom dahil ako'y nauuhaw. Halos madurog ang puso ko sa kanilang sitwasyon na ganito ang kalagayan, ganito ang katayuan nila sa buhay. Nagtitiis sa kahirapan. Tagpi-tagping mga dingding ng sako ang narito sa bahay na ito upang hindi makapasok ang lamig sa loob nito. Sa bahay na nakatagilid at halos madaganan ang nasa loob nito na nakatira. Ilang taon ka na ngayon, te? 26 years old si ate. Si kuya? 27. So saan siya nagtatrabaho? Doon sa
Anong pangalan ng pinagtatrabuhan niya? Silingan. Ah, nasa ano lang, nasa kapitbahay lang nagtatrabaho? Ah. Kasi may nakapagsabi kasi sa akin about sa sitwasyon niyo dito. Yung bahay niyo daw, matutumba na. So, kaya napupunta ako dito, napasugod ako dito para kausapin ka. Actually, kayong dalawa mag-asawa. Gusto kong makausap kayong dalawa para matanong ko sa inyo kung ano nangyari sa bahay ninyo. Kumusta yung sitwasyon nyo, yung kalagayan nyo dito? So, mga idol, ito si Ate Biberly. Si Ate Biberly, ito yung bahay niya, mga idol. Tingnan nyo po. Tingnan nyo po yung bahay nila. Yan. So, dito lang sa duyan, natutulog si Kuya. So, ikaw naman ate, saan ka natutulog? Dito. Naku po. Yan, wala. Tingnan nyo po, nakakaawa po yung bahay nila. So, ate, ano yung trabaho mo ngayon? Wala po. Wala kang trabaho? Wala. Meron akong trabaho dati, pildite, pero nabuntis po ako. Nawala ng... Wala ka ng trabaho ngayon. Tapos, ano yung ikinabubuhay nyo? Sideline lang yung ano mo. Nagsa-sideline lang yung husband mo. Gaano mo natiis yung ganito kahirap ate, yung ganito na kalagayan ate? Titiisin kasi, mahal ko eh. Mahal ko si ang husband ko. So ano yung nagiging motibo mo ate para sa sarili mo na magiging matatag sa ganitong sitwasyon? Kailangan natin magiging matatag kasi may anak tayo at kahit diba ang bahay natin, mahal natin ng pamilya natin eh, hindi natin masisira. Kanino ang lupa na to? Hindi na kinalaman. Hindi ninyo alam kung kanino ang lupa na ito? Ilang taon na kayo nakatira dito? 2021 pa? Tapos ganito yung tirahan nyo? Grabe mga idol oh. Nakakaawa po mga idol. Yan ang bahay nila ate. So natumba daw yan mga idol nung paglindol. Nung nitong nakaraang lindol, natumba siya. So ganito na talaga yung sitwasyon nila, yung bahay nila. Yan. Grabe, nakakaawa yung sitwasyon nyo ate. So, mga idol, si Ate Biberly, ito po siya ngayon. May isa kasing nakapagsabi sa akin na yung bahay doon nila, sira-sira na, tapos tagpi-tagpi ng sako yung bahay nila. Paano kayo nakakatulog dyan ate sa loob? Sikit-sikit. Ha? Sikit-sikit. Ang bata dito, ako dyan. Saan yung nilagay yung bata? Dito. Naku po. Nakakaawa po mga idol. Ito yung bahay ni ate. Tingnan nyo po. Grabe. Di ba tumataas yung tubig dito? Kasi may mga tubig dito eh. Hindi naman po. Hindi na? Hindi? Grabe mga idol. Ang hirap ng buhay nila ate. So magpapasko kayo, ganito po yung magpapasko kayo? Oo. Ha? Ano yung may handa nyo? Saan kayo nagsasaing? Doon sa likod. Sa likod? Saan banda? Eh? Tingnan ko nga. Dito to sila nagsasaing mga idol.
yung bahay nila. Ayun. So dito kayo nagsasaing ate. Yung mga idol. Ito yung nag... Ito ang nagsilbing abuhan nyo. Oo. Nag-iba yung abuhan namin eh. Nung nindol. Nakatulog kasi kami noon. Pero lumilindol. Paglindol, nag-iba. Nag-iba. Pala namin. Kakaawa po sila ati mga idol, oh. Tingnan nyo po mga idol. Inuuri natin, oh. Bahay nila. Hindi natin malaman kung ano pa ba 'to. Oh? Naku po. Kung makikita niyo mga idol, halos madurog yung ano niyo. Puso niyo sa ganitong sitwasyon. Nakakaawa po. Grabe. Paano yung bata pag matulog? Diyan. Dami pa namang lamok, tapos maraming ano. Basang-basa, no? Tumutulo din yan, ate, pag ano, umulan? Oo, tumutulo. Ha? Tumutulo. Grabe po. Yan po, mga idol. Ang titingnan nyo. Ito po kalagayan nila, ate. Yan. Ito yung kalagayan nila. Hirap ng buhay nila, ate. Nila, ate. Sana, mga idol. Tingnan nyo po, mga idol. Oh. Huh? Talagang ano na. Bagsak na. Ano itong nandito, ate? May mga damit. Nana, nakaano na. Yan. Hirap talaga. Yan, mga idol. Hindi mo maintindihan kung ito ba'y bahay pa ba. Ang hirap ng buhay nila, ate. Ito po yung mga ano na karapat dapat tulungan. Deserving tulungan. Kumusta ang buhay ng kahirapan natin? Okay lang naman. Huh? Kahit mahirap, kakayanin. Ilang beses kayo makakain sa isang araw? Tatlo naman. Tatlong araw. Tatlong araw. Tatlong beses sa isang araw, makakain din naman kayo. Pero sa ganitong sitwasyon, ate, talagang hirap kayo sa tuwing magpahinga na kayo. Wala kayong maayos na tulugan. Tapos si kuya, sa kapitbahay lang na gano'n, pa sideline-sideline lang, yun lang yung mga kinikita nyo. Wala ba kayong mga kamag-anak dito, ate? Meron naman ako doon sa Mahay. Nasaan yung mga kamag-anak mo nakatira? Mahay o San Vicente. Sa Mahay, sa Barangay Mahay at sa Barangay San Vicente. Si kuya, nasaan yung mga kamag-anak niya? Dito, sa Lumbukan. Nandito sa Lumbukan. So, matagal na kayo nagsama ni kuya? Oo, matagal na. Ito yung unang baby nyo? Oo. Naku po. Yung kalagayan nila, ate. Ang hirap paliwanag, mga idol. Ilang taon na po yung baby niyo, ate? 2 years old. 2 years old? So, yung gatas niya? Breastfeeding. Breastfeeding siya?
So kailangan mong makakain ng maayos para may maano siya. May madidi. Wala ba siyang gatas? Napainom mo ba siya ng gatas? Ayaw niya? Pinapainom niyo rin ba ng gatas? Sa kahirapan ngayon. Kunti lang. Kunti lang. Ako po. Ang hirap ng kalagayan nila ate. Nila ate Beverly. Ito po yung kalagayan nila ate Beverly, mga idol. Nakakaawa po. Hindi mo maipaliwanag kung ano yung tirahan nila. Sobrang hirap. Naghihirap po sila. Hindi natin alam kung ano ang magiging sitwasyon nila sa pagtulog. Hindi natin alam, baka may mga ahas dyan sa ilalim. Hindi natin mga idol. Nang pinasilip ko sa kamera, nakita ko ang isang sahig na nakalapat sa lupa. Walang higaan na maayos sila ate. Grabe. Tumatagilid na bahay. Hindi mo malaman kung ano yung itsura sa loob. Hindi mo malaman kung paano sila humiga, kung paano sila makapagpahinga kasama ang kanilang anak. May nakita din akong duyan na kung saan ay para daw kay kuya na kanyang husband ay doon tumutulog, at si ate naman ay kasama ang bata sa kanyang inuupuan ngayon. Nakita ko ang kalungkutan sa mga mata ni ate. Nakita ko rin kung paano sila nanatili sa loob ng kanilang bahay habang nakaupo ay halos hindi sila makatayo ng maayos para sa lahat ng mga may ginintuang puso na nais tumulong kay Ate Beverly. Ay pwede kayong magpadala ng mensahe sa aking Facebook account para makarating ang inyong tulong. Kung nais nyo po na matulungan sila ate, ay aasahan nyo po na makakarating ito sa kanila upang sama-sama tayo sa pagtulong sa mga katulad nitong nangangailangan, sa mga katulad nitong nahihirapan. Alam ko, mapapangiti natin si ate. At alam ko rin, higit sa lahat, ay papasalamatan niya ang pinakamamahal na Panginoon dahil sa kanyang panalangin na nagkaroon ng katugunan. Ang bawat isa sa atin ay magiging instrumento ng pagkakaisa at pagtutulungan. Napakasarap sa pakiramdam
ang makatulong. Napakasarap sa pakiramdam ang maibigay, maishare ang mga natanggap nating mga pagpapala na nanggaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo na. Tayo na't magkaisa sa pagtulong. Paano mo natiis ate yung ganitong buhay? Hanggat buhay ako, titiisin ko. May nakapagsabi kasi sa akin na ito yung sitwasyon nyo, yung kalagayan nyo. Bali, manawagan tayo sa mga tagapanood, sa mga followers natin. Pwede tayong manawagan, pwede tayong humingi ng tulong sa kanila. So, ang gagawin natin, i-upload natin tong video sa YouTube para may makakita sa sitwasyon mo at mabigyan ka ng tulong. Ha? Ganito gagawin natin. Magbakasakali tayo na may mga makakitang na isa sa mga viewers na may mga gininto ang puso na magpaabot ng tulong para sa iyo, ha? So, hindi natin sa ganitong sitwasyon, hindi natin dapat ikahiya. Hindi natin dapat itago sa lahat ng makapanood kung ano yung kalagayan nyo para tayo'y matulungan. Sa daming naghihirap ngayon ate, maraming naghihirap na dapat matulungan katulad nyo sa ganitong sitwasyon. Dapat kayong tulungan. So, pwede ka manawagan sa lahat ng mga tagapanood na may mga gininto ang puso para ikay matulungan sa ganitong sitwasyon. Ha? So, wag lang mawala ng pag-asa. Ha? Laban lang, tapos patuloy tayong sa mahal na Panginoon, magpasalamat. Kung anong meron tayo, pasalamatan natin. Ha? Konti man o malaki yung matatanggap nating mga pagpapala, pasalamatan natin ang mahal na Panginoon. Pasalamatan natin. Kasi ang mahal na Panginoon yung magbigay ng kasagutan sa lahat ng mga hinanaing natin. Ang mahal na Panginoon ang nakakita kung ano yung kalagayan natin sa ngayon. Kaya siguro, dahil dito, nagkausap-usap tayo, nagkakilala tayo. Dahil ang mahal na Panginoon ang may gawa nito. Ha? So para sa ganitong dahil diyan, ang mahal na Panginoon nagpadala sa iyo ng tulong. Ha? Okay. Asa man bugas? Brad, paliog ko Brad. So, may bigas kami. May bigas na para sa inyo ate. Ibigay ko bigas para sa iyo. Para sa iyo yan. Ha? Pamaskong handog yan para sa iyo. Bukod yan ate. Bukod nitong bigas para sa iyo na pamasko po. Pang pamasko. So, meron din tayong kunting cash para sa iyo. Bibigay ko sa iyo, ha? Okay. Ate, na kamay mo, ate. 200. 300. 400. 450. 500. Para sa iyo yan, ate, ha? Pang Pasko. Ha? Pang Pasko sa iyo yan. Deserve nyo po matulungan. So, sana sa susunod na video ito, dahil naka-vlog kayo sa akin, makikita natin maraming tulong na darating sa inyo, ha?
isipin natin sa susunod na may mga tulong na darating para sa iyo. Ha? Aasahan natin 'yan. Ha? Basta't malalig lang tayo sa mahal na Panginoon. Magpuri, magpasalamat, ha? Okay, ate. So, mga idol, puputulin ko na po yung video ito. Sa mga oras na to, mga idol, nakikiusap po ako sa inyo. Sa lahat ng may mga gininto ang puso, kung maari, kung gusto nyo pong magpaabot ng tulong para kay Ate Beverly, makikita nyo po yung pangalan ko sa description box, yung contact number ko at saka yung Facebook ko. Maari nyo po akong i-message para matulungan sila, ate. So kung anumang mga maibigay nyo tulong para kay ate, aasahan nyo po makakarating po sa kanila, mga idol. So hanggang dito na lang po tayo. Hanggang sa susunod na video po, mga idol. Maraming salamat po sa panonood. Sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, it's me, Vince Kabatingan. Nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan po natin si Ate Beverly. So, Ate Beverly, magpasalamat ka, ate. Salamat sa lahat na tumulong sa akin. Higit sa lahat sa Panginoon. Sa mahal na Panginoon. Okay na. O sige, bye-bye. Bye-bye.